Hello guys, magandang hapon. Dito po tayo sa likod ng aking bahay sa pond. Dahil sa likod lang ng bahay po ang aking fish pond. So ang hulog ko po ngayon ay dalawang klase. Isang bangus at isang banamoy. Kaya po ako naghulog ng dalawang klase ay para po lumaki yung income ko at makabawi naman ako ng sa pagkain kasi napakamahal po ng feeds na binibili. So naisip ko po na dalawang yulo po. Yung bangus at saka banamoy. So ang ginawa ko po ay para lang kadagdag ako ng aking kita ay naghulog po ako na ang tawag po dito sa dalawang hulog nito ay polyculture. Pwede mo pagsabayin ang isang ang banamoy at ang bangus or either na tilapia at saka banamoy. Pero hindi mo pwede pagsabayin ang banamoy at alimango. Pwede i-alternate mong alimango at ang isda. Pero ang banamoy at alimango hindi mo pwede kasi parehas po nga sa ilalim yan. Although umakat sa taas, pero ang mostly talaga niyan ay nasa ilalim yung alimango. So magpapanag po sila dun. Pag nagluno ang hipon, kakainin ng alimango. Pag nagluno yung alimango, kakainin siya ng banamoy. So hindi ho talaga dapat pagsamahin itong dalawang ito. Ang kailangan pagsamahin lang ang isda, kasi yung isda ay ginangain ng luno. So ligtas pa rin yung ating alaga. At kailangan po natin na laging tandaan na ang pag-aalaga ay para kumita. May dagdag na kita, kaya maganda po talaga mag-alaga. Maganda mag-ispan, lalo tatutukan mo. Tapos meron ka bang hindi lang pan, ang dapat mag-isip ka pa ng ibang gawain mo. So, pagkatapos ng pan, ay di maglibang-ibang ka. Ganun lang yun. Pero ang pampurito ay nasa likod lang ng bahay, kaya okay po, maganda. At sa tindi at mahal ng ating pagkain, kaya kailangan mong magdagdag. Kaya yun po ang naisip ko. At tanda po natin, polyculture po ang tawag dito. Pwede mo siyang pagsabayin para doble ang kita mo. Kaya mga guys, ini-encourage ko po kayo na mag-alaga ng dalawang klaseng inaalagaan. Yun ang tinatawag natin polyculture para gumanda ang kita, lumaki ang kita, at kapag kumbaga kung sabi nung kaibigan ko, dagdag shopping, pang-shopping. Pang-shopping ka na, may pagkain ka pa. Ganun lang. Babawasin mo yung punan, di yung tubo, di pang-shopping o pang-kita, pang-kain. Ganun lang po. Kailangan isipin lang natin kung paano gumawa ng pagkakitaan na hindi tayo nanluluko ng ating kapwa at hindi tayo nanlalamang sa ating kapwa. Yun po ang the best. Ayan guys, mapapansin mo ay nagbigay ako ng feeds. Ayan po sila, yan yung bangus. So
ang banami po ay nasa ilalim. Ang bangus po ay nasa itaas, lumalangoy sila pataas, at doon nanginginain sa taas. Ang banami po ay nanginginain din siya paggabi. Mapapansin nyo sila pagkagabi. Yung pagkain ng bangus, kinakain din nila. And then, yung halimbawa, yung mga tira-tira ng banami, tira-tira ng bangus, kinakain nila, and then kinakain din ng bangus. Ng banami, yung tira ng bangus. Ganun lang. So, doble ang pakinabang. Kung baga sa baril, isang putok, dalawang tama. O dalawang pakinabang. Kaya, na maganda po ang polyculture. Kailangan mo lang bantayan, kailangan mo lang i-monitor, kailangan mo ng paddle wheel, kaya po ako gumagamit ng paddle wheel. Ayan, dalawang paddle wheel. Ayun yung isa. Nandito po ako sa likod ng aking bahay. So kaya namo-monitor ko po palagi. Gabi, araw at gabi namo-monitor ko po. At nagbigay po ako ng feeds ngayon. At ang aking pong ginamit na feeds ay starter. Kasi ang aking pong bangus ay juvenile na. Parang lampas fingerling. Pero starter pa rin po ang pinakain ko para mas madali silang lumaki at tumaba. Ito guys yung grower ay starter feeds. Yan. Ito pag ginagis mo ay floating, lumulutang. So, yan. Kaya ang bangus, walang nasasayang, nakakain ng bangus. O kung hindi man makain ng bangus, pagkagabi na, nakakain ng hipon. So, wala pong sayang. Doble ang pakinabang sa mga alaga natin. Walang sayang yung pagkain kasi kinakain ng isa. Kung may tira yung isang yung bangus, tinakain ng banami. Pag may tira naman ng ang banami, kinakain ng bangus. So, ganun lang. Doble ang kita, dagdag kita, at the same time, meron kang malaking pakinabang. Pwede ka mag-ulam, pagkawa ka na ng banami, bangus, lock. Yan po sila, oh. Yan, guys. Yan yung unahin. Yan. Yan yung mga bangus. So, pag dilim yan, wala na, hindi na makakapanginain yan. O ang papalit naman sa kanila ay banami naman. Kaya ganyan talaga. Sa hirap po ng buhay ngayon ay kailangan nating mag-isip kung paano kumita at paano tayo paano natin maitawid ang ating mga pangangailangan sa araw-araw. Kaya kailangan lang po natin ng sipag at tiyaga. Isipin natin mabuti na ang ating gagawin ay pabuhos sa atin at hindi nakakapanglamang sa ating kapwa at tayo po ipagpapalain ng Panginoon para ramihin po ang harvest natin at tatabayin ang ating mga alaga. Kailangan lang po na gumawa tayo ng ayon sa kalooban ng ating Panginoon at tama na sa katwiran tayo at sigurado po tayo pagpapalain. Ani mo ang pera kung ito naman ay nakakaargabyado sa iyong kapwa. Ani mo ang mahalagang buhay kung ang kapwa mo naman ay nalamangan mo. Mas maganda pa na kaunti lang pera mo, fair ka sa kapwa mo. Yun ang the best. Dahil hindi mo rin nadadala yan sa kabilang buhay. Tandaan po natin na ang pera ay pansamantala lang. Subalit, ang pagkikisama at pagmamahal sa ating kapwa ay panghabang buhay. Patay ka na ay hindi ka pa malilimutan ng kapwa mo. Naalala ka pa rin nila sa mga ginawa mong kabutihan. Ay sa bagay, kapag kaya gumawa ka rin ng masama, naalala ka rin, ay yung taong yun, yung nabubuhay pa, ang sama na ugali. O, di ba, pangit. So, dapat kailangan ng mga feedback ay pabor sa ating kapwa. Para maging maayos ang ating pamuhay at ang mga na matitira yung mga susunod na lahi sa atin. Kaya guys, dalayan ko na tayo pong lahat ay patuloy sa paggawa ng mabuti, maghanap po tayo ng maayos para tayo ay mabuhay sa sanglibutan ito at para gumihawa tayo ng mayroong
ano, taas noo po tayo na gumagawa ng mabuti. Hanggang dito na lang po guys at good luck, pagpalain po kayo. Sana'y lagi po tayong mag-ingat. Sa panahon ito, kailangan po natin ng bigling pag-iingat. Pagpalain po kayo at naway maging maayos ang ating buhay sa pang-araw-araw.